follow niya naman ako sa TikTok. Kasi ang konti lang ng followers ko sa TikTok. Follow niya naman ako sa TikTok. Kasi ito ang TikTok. Hindi niya ako pinapalong. Ang arte sa... Guys, welcome back to my YouTube channel. So, ako nga palit si TY, isang proud OFW dito sa Taiwan. So, ayun guys, na-miss nyo ba ako? Miss ko din kayo. I wish you too. Anyway, so, nandito tayo sa labas ng room namin. Ang room namin, actually, doon pa ikot pa naman. So, nandito ako kasi may liwanag sa room namin kasi may natutulog. So, lalapit ko. So, bakit ba ako naka-face mask, guys? Kasi, guys, kailangan lang kita yung naka-face mask pag aalis ng bahay, ha? Ikaw, matigas ang ulo, ha? For safety na rin atin. At, syempre, nandito ako sa labas ng room namin. Nagbabla. Guys, so, nagtataka kayo kung bakit ako naka-face mask. Kasi, guys, nahihiya ako. Kasi, guys, simula nung lumipat kami sa room na to, sa dorm na to, bigla na akong pinimples. So, okay lang ba sa inyo? May pimples sa kamay, di ba? Okay lang, syempre. Tatanggalin ko naman siya, actually. Pero, syempre, gusto ko lang kayong sabihan na laging magsuot ng face mask. Face mask. Guys, ang pagsuot ng face mask kasi ganito. Hanggang leeg, tapos hanggang ilalim ng mata. Yan. Tapos, igagento nyo siya. Tapos, itatali nyo siya dito. Yan. Di ba, maluwag? Maluwag siya. So, itatali nyo siyang ganyan. Oo, para maganda ang kapit sa mukha. Yun, katali na siyang ganyan. Okay na siya. Tapos kakapit na siya. Ito meron na ito eh. Ayun. So, ganyan. Ganyan ang tamang paglalagay ng face mask. Ha! Huwag kayong matitigas ang ulo. Okay? So, yung sombrero, wala. Props lang yan. Anyway. So, ayun. Simula nga na pumunta kami dito. Tinigawat na nga ako, no? Ay, nakakalungkat na. Kamis yung mukha ko na to. Ito. Ayan. Yan. So, nahihirapan ako mag-edit. Pero guys, alam niya naman, napabasa niya naman sa title kung ano yung vlog natin today. Pero, kala ko may taong lalabas. Kung medyo mahina yung poses ko, pagpasensyahan nyo na kasi nasa labas ako ng room at maraming mga taong natutulog dito. So, nakakaya naman kung mag-iingay ako. Pinilit ko lang talaga mag-vlog na yun kasi, syempre gusto ko maging updated naman tayo sa mga video natin. So, medyo nawawala na tayo kay YouTube. Ako pala kasi yung schedule ko talaga guys, 5-1. Ayan guys, tinanggal ko na yung face mask guys. Ano lang, tips lang. Huwag niyong hahawakan to. Lalo na kung galing kayo sa labas. And ganyan. Ganyan ha. Huwag niyong hahawakan sa diretso na sa basurahan. Okay? So, start na natin kung paano ba mag-apply guys. Guys, medyo tumaba ako ngayon. Ayan, laki na mga preso-preso ko. So, ayun. Pero bago ang lahat, guys, ang sasabihin ko muna ay hindi lahat ng company ay kumukuha sa ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga dahil na sa pandemic, hindi lahat ng company kumukuha ng trabahador or aplikant sa Philippines kasi nga dahil na sa pandemic. Takot sila magpapasok dito sa Taiwan. So, oo, to be honest, kahit kami kulang kami sa tao, pero syempre, para sa safety daw, no choice, para hindi sila kukuha ng iba pang empleyado dyan sa Pilipinas. Pero, kumukuha sila dito sa Taiwan, which is in transfer. Mga end of contract sa, halimbawa, sa ibang company, mag-a-apply dito. Dito na hindi na uuwi kasi nga, hindi pa siya pwedeng magpapasok. Kaya nagulat ako nung yung Taiwan ka ako, I mean, yung Taiwan hindi pa nagpapapasok ng aplikante from Philippines. Kaya nagulat ako kung bakit siya tinawagan ang agency niya. Pero hiring naman daw.
talaga at may mga nakaalis na. So siguro limited lang talaga yung company na mumuha pa rin sa Pilipinas. So swertihan na lang talaga. So to be honest, siguro parang feeling ko pahirapan na ang mag-apply na yun sa Taiwan kasi nga hindi pa sila nagpapapasok. Pero siguro kailangan pa para mabago na at matapos na ang aking sitwasyon. Pero sa ngayon kasi talaga, kahit yung company na pwede trabahuhan ko, hindi sila kumukuha din sa Pilipinas. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng iba galing sa ibang company, yung mga na end of contract, mga transfer ang tawag. Kumukuha rin sila ng caretaker, mga DH, kinukuha na rin nila kasi nga no choice na sila, wala na silang tao. So, in-explain ko lang yun kasi baka i-expect ng lahat na bida-bida ako, na nagmamarunong ako, hindi. It's lang, based on my research. Hindi, kasi nag-message lang naman talaga siya sa akin, which is papakita ko, ayan. Nag-message siya sa akin, nagtanong siya sa akin, sabi ko, paano ka nakapag-apply kasi nga pandemic. Sabi na ate, through email daw. So, online siya nag-apply. Kaya, ayun, i-discuss ko sa inyo, paano niya mga banalaman yung agency na yun is naghahanap ng tao para sa company sa Taiwan. Hindi ko nakakalawa. Kahit ako hindi ko alam yun, kaya hindi ako nag-vlog ngayon or itong past few months. Hindi ako nag-vlog regarding sa apply, sa requirements, sa mga Q&A. Kasi nga guys, hindi na tumatanggap ngayon ang Taiwan ng tanong. Hindi nga sila tumatanggap ng bagong aplikante from other country. Kasi nga, hindi sila nagpapapasok dun. Pero nagpapalabas sila ng mga na end of contract na ayaw na ma-rehire, yun, kapalabas sila. Pero hindi sila nun papapasok ng iba. Lalo na nang galing sa... Basta, yun. Basta yun, hindi sila ngayon naghahanap ng aplikante from other country. Yan, nagpapa-English na ako. Pero, nagulat talaga ako nung minessage ako nito. Hindi ito sa nagbibida-bida ako, ha? Hindi ako nagbibida-bida ako lang. May nag-message na talaga sa akin. Ngayon, ito sinulat ko yung kinonbo namin. So, ayun. So, ayan, let's jump to the video, diba? So, ayun. Last case, i-add ko na rin dito yung pag-increase ng salary namin. Kung magkano na ba ngayon 2021. Para isang editan na lang. Hindi na mahirap. Anyway, so, ayun. Mag-start tayo. So, paano kami siya nakapag-apply? Tinanong ko siya, ayan. Ngayon, kung ba na. So, ayun, guys. So, nag-apply daw siya na online, through online, nag-email daw siya dun sa post ng agency, which is yung page, Facebook page yata yun ng agency na nag-post, tapos ano, may nakalagay dun na send your email here, send your by date or resume here, parang ganun, tapos may link dun, yun, dun siya nag-send ng email, through email. Isa siya sa mga napilit, sa mga nag-send nun. Kasi nga, sa panahon ngayon, ang dami na gustong mag-apply na papunta dito. Kaso nga, pahirapan. Yung tinawagan daw siya, tapos sinabi sa kanya, kung kailan yung exam interview niya, yun lang yung araw na dapat pupunta sila. Kasi, di ba nga, sa panahon ngayon, sa isang araw, sa isang room, bilang lang ang tao. So, siguro, bilang lang silang pinapunta. Tapos, ayun na, nung pa-interview na siya, ang sabi, three times lang daw sila pwede pumunta sa agency, which is yung magpapasa ka ng requirements. So, ayun na, guys. Tapos, tinanong ko rin siya kung ano ba yung mga nadagdag sa mga requirements, ano ba yung nadagdag sa medical. Sabi niya, wala nang ibang nadagdag bukod sa swab test. So, ayun, swab test lang daw ang nadagdag. So, bibigyan ko na lang kayo ng tip kung paano bang diskarte ang gagawin mo in case na matawagan na kayo kung sakasakali. Kung natatanong kayo kung ano yung agency in-applyan at pinagsendan niya ng email, ayun, ilalagay ko na lang dito yung sinabi mo. Ayun. So, yun, hihirapan talaga ako mag-edit nito. Tapos, di ayun na nga yung guys, pag tinawagan kayo, di ba, magsisend kayo. So, pumunta kayo sa mga page. Ano-ano ba yung mga agency na nag-hiring papuntang Taiwan? Kasi, hanapin nyo yun. Una, ito yung agency. Meron akong vlog na top 7 agency na
alam ko na legit siya. Tapos, actually yung grant, nag-post siya, yung agency in-applyan ko, nag-post talaga siya, hiring daw dito sa Taiwan, urgent hiring. Hindi ko lang alam kung ano yung company. Siyempre, alam ko, magtatanong kayo, no, na ano bang agency yan dapat applyan, saan ba magsisend? Guys, hindi po ako agent. Hindi naman ko, hindi po ako agent. Ano ko na agency, okay? Nandito po ako para bigyan lang kayo ng gabay, supply pie, kung paano ba mag-apply. So, anyways, kung magtatanong kayo sa akin kung ano agency ba ang dapat applyan, kung ano ba ang dapat senda ng email. So, hindi ko po sure kung alin. Hindi ko rin masasabi, mailalagay ko ang link sa baba. Ang masasabi ko lang, pumunta kayo sa bawat Facebook page. Tapos, edi, yun na, nakapag-senda kayo. Pag inawagan kayo, guys, of course, syempre, sasabihin yung date at araw na kung kailan kayo pupunta sa agency. So, ayun, sasabihin sa inyo na ganito, gintong araw kayo pumunta for interview at exam. So, ano ba dapat ang i-prepare nyo, guys, sa araw na yun? Yun lang yung tips nun. Ano dapat yung i-prepare, guys? Kaya kailangan may passport kayo, may UMIT ID kayo. Yan. Yan yung mga pinakaunang requirements na agency. Kailangan may passport kayo at UMIT. Yan yung pinakauna at importanteng requirements na kailangan dalhin that day. Yung exact date kung kailan kayo pinapapunta. Tapos, magdala rin kayo ng pera, extra pera. Hindi pwedeng sakto, guys, kasi sa panahon ngayon, lalo rin sa Pilipinas, napakamahal na daw. Napakamahal na daw ng pamasahe. Kaya, pamasahe pala. Gutom ka na, char. Mahal na daw ang pamasahe. Parang dumoble ata ng before. Magdala nga kayo ng extra pera kasi mahal na yung pamasahe. Hindi lang sa pamasahe, guys. Tapos, hindi lang ang pamasahe yung kailangan nyo prepare pagkain. Kung kukulangin kayo sa pera, kailangan nyo magbaon ng pagkain at saka tubig. Yan, pinaka-importante pagkain sa tubig. Kailangan nyo magbaon. Kung wala man kayong extra pera, huwag kayong mahiyang kumain dahil may baon kayo, at least nakatipid kayo. So, ayun. Tapos, bago yung date, bago yung exact date na ano nyo, ng interview, saka kailangan nyo na rin ipaserox yung passport nyo, tigil yung mga copies, kung hindi man 6-7 mga ganyan, kasi kailangan nyo. Para hindi na kayo gumastos pagdating nyo ng agency, lahat ng requirements nyo, ipaserox nyo na, diba? Para pagdating nyo doon, ipapasa nyo na lang, hindi na kayo mahahassle. Ganun lang yung tips na maibibigay ko, basta lahat ng requirements nyo ay ipaserox nyo na. So, ayun. Pero wag mo na kayong kumuha ng NBI, police clearance, yung mga may expiration, huwag muna kayong kumuha kasi hindi pa naman yung kailangan. So, ang kunin nyo muna yung mga passport, UMIT, saka yung SSS, pag-ibig, basta yung mga walang expiration na for lifetime na requirements. So, ayan, yun muna yung kukunin nyo. Kaya, tapos pera, tapos pagkain, saka tubig. Pag pumunta na kayo sa interview nyo, yun lang yung tips na may ibigay kayo. Tapos for medical naman, mag-prepare kayo. Kasi ang sabi niya sa akin, ang swab test daw is pinakamura na ang 4,000, pinakamahal na ang 10,000. So doon pa lang, hindi na ako naniniwala kasi ang mahal. Siguro, ano, pera-pera lang yan. Pero syempre, kung nag-a-apply ka, isang aplikante, choice ka na. Diba? Wala ka ng choice kundi magbayad. So yun, yung i-prepare niyo. Tapos bukod pa yung 5,000 sa whole body medical mo, bukod pa daw yun. Tapos yun. Para pag yung nakapasa sa exam, sa interview, okay na, kompleto ka na sa requirements. Kung hindi ka man makapasa, at least may requirements ka na i-refer ka na lang ng ibang agency sa ibang company kung sino man mag-hiring that time. Diba? So, actually, yun lang eh. Yun lang yung maibibigay kong tip. Ginawa ko itong content na to hindi para maging bidabida o marunong man sa inyo. Dilinawin ko rin. Hindi po ko agent. Okay? Hindi ako agent. Isa lang po ako simpleng empleyado dito sa Taiwan na gustong magbigay ng information sa inyo gamit kong si Yudo. So, ayun. Sana may nakuha kayong idea na kung paano ba ulit nakapag-apply yung nag-set na pamanin pa rin siya. Ano siya eh? Kapatid siya ng kumari ko.
Bali, friend ko siya. Bali, kapatid siya ng kumari ko. Ninang na bunso ko, yung ate niya. Yan. Tapos, parang nagtatanong siya sa akin. Tapos, siya, nagtataka ka ako kung bakit siya nakapag-apply. Pero ganun daw yung ginawa niya, which is, siguro totoo naman. Kasi, yun na yung ibibigay kong tip. Pero, hindi po ako, ulitin ko, hindi po ako agent. Hindi po ako, wala akong kinalaman sa mga agency na yan. Basta hindi ako agent, okay? Hindi ako agent, wala akong kinalaman sa mga agency na yan. Andit lang ako para bigyan kayo ng information. Ayan, inulit ko na naman yung sinasabi. Para bigyan kayo ng information, kaalaman ko paano ba mag-apply dito sa Taiwan. So, isisingit ko lang yung salary increase namin ngayon, 2021. Kung magkano ba yung tinaas, kung magkano na ba ngayon. So, hindi ko napapangitin yung overtime, hindi ko napapangitin yung mga bonus. Yung basic salary na lang talaga ng Taiwan sa mga factory worker ay, ito, babanggitin ko na, huwag kang magugulat. Ano, tawag nito. Ang basic salary ngayong 2021 ay 24,000 NT. So, kung i-convert mo siya sa Philippine money, which is, tumatangintin na 40,800. Tama. 40,000. Ayan. Sinurat ko yan. Dinimes ko siya sa 1.7 kasi ang basic rate na ngayon ay 1.70. Basta ganun, pa ibaba 1.70, 1.71, 1.72. Pero hindi na siya bumababa ng 1.7. So, tumaas na din siya. Pagkataas ng basic, tumaas na rin yung rate. So, ayan yung pinaganda. Kaya, yung 24,000 NT na yun ay katumbas yun ng 40,800 sa Philippine money. Wala pang overtime doon, ha? Ano pa lang yung basic salary fee. Wala pang mga bonus. Wala pang OT. Wala pa lahat. Kaya, masasabi ko, medyo lumaki na nga siya. So, hindi ko na papakita yung payslip ko kasi marami kasi kami deductions. Pero, mas marami naman kabani dito na wala namang deduction. So, maghanap na lang kayo. Kung sakasakali naman pwede na mag-apply at makakapag-apply na kayo, i-make sure nyo na lang na maganda yung company pupuntahan nyo, or else, kung gusto nyo lang makaalis, mag-apply kayo kahit saan, huwag na kayong mapili. Tapos, pag na-hit up contact na lang kayo, pa-transfer na lang kayo doon. Dito na lang kayo mamili na maganda ang kumpanya. Kasi, mahirap yung pag-dyan kayo namili ng company. Diba? Mas maigi kung alin yung company na hiring dyan, applyan nyo na, sunggaban nyo na, kahit ano pa yan, pangit na marami, reduction, ganyan-ganyan. At least, kapag nakaalis na kayo at matapos ang kontrata nyo, pwede na kayong maghanap na ibang company na pwede nyo applyan. So, titin ko guys, ang basic salary pay ngayon 2021 ay 34,000 NT. Na, pag i-convert mo sa Pilipinas ay 40,800. So, ayun na guys. So, kaya, siguro next year tataas yun. Every year naman, simula na pumunta ko dito. Ang nag-increase kasi yung pumunta ko dito is 21,000 lang siya ngayon. 24 na. So, tumaas na siya na almost 3,000 na. Oo, 3,000 na ang tinaas niya. Ayun na, guys. So, I guess this is the end of the video. So, kung medyo naguguluhan kayo, siguro comment down below. Mag-comment na lang kayo sa iba pa. Kung medyo alanganin kayo at hindi nyo maintindihan yung mga tanong, magtanong na lang kayo dito sa video na to. At dito kukuha ng Q&A. At, ayun. Maraming salamat kasi andiyan pa rin kayo. Hindi nyo ako iniwan kahit wala tayong upload. So, patuloy lang ngayon mag-follow at subscribe sa aking YouTube channel. Then, ipollow nyo naman ako sa TikTok. Kasi, ang konti na ng followers sa TikTok. Follow nyo naman ako sa TikTok. Kasi, ito ang TikTok mo. Hindi nyo ako pinapollow. Aparte. So, ayan. Tapos, ito rin yung IG ko. So, guys, ayan. So, follow nyo ako sa mga social media. Arte, kala mo famous. Hindi naman. So, I think this is the end of the video. So, guys, hope you like this video. At paki-like na rin kung nagustuhan nyo. Paki-share sa mga friends yung gusto rin mag-apply dito. At huwag nyo kalimutang i-hit, i-subscribe. Click nyo yung subscribe button at hit the tiny bell button for mga upcoming videos. Para naman guys, updated kayo. Kahit yung mga kemi-kemerots lang na upload ko, yung vlog ng anak ko. So, para mapanood nyo. Panoorin nyo na. Kahit yun lang, guys. So, ayun guys. So, maraming salamat sa walang sawang suporta. Kahit na ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog ng one-on-one. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo at sana meron kayong nakuha tips mula sa aking abnormalan. So, ayun. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Thank you.